Oras mga kaibigan, ganap na ang alas 9 ng gabi. GMC Café. Ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan. Kanyang susunod-sunod. GMC Café. Katuloy, kadamay, kaibigan. GMC Café. GMC Café. Diyos lang ang kalutasan. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, north, south, east, west, sa kabilang ibayo ng ating daigdig o ng ating mundo, magandang gabi sa lahat. Live po tayo sa programang GMC Cafe sa account po ni Gilbert Lopez Martihecatso sa FB. Salamat at isang gabi na naman po na magsama-sama tayo sa loob po ng isang oras. At ako po ay lubos na dumadalangin na way itong pandemic na ito ay matapos na. Yan po ang ating tanging hiling sa ating buong may kapal na itong pandemic na ito ay matapos na. Binabati ko ang lahat ng mga nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi sa lahat. Binabati ko ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at ng kanyang buong kabinete. Ang ating buting mayor, Sara Duterte Carpio, magandang gabi at ng buong Davao City Council. Yes, magandang gabi sa iyo, Beth Arquilio Balino. Thank you for watching. Stand by at pakinggan natin mamaya ang kwento. Sa aking butihing may bahay, Mirasol, Burdahi, si Bayan Katso, magandang gabi. At sa aking mga anak na si Emmanuel, si Elijah at si Gilbert Jr., magandang gabi sa atin. Binabati ko rin na magandang gabi ang lahat ng taga-subaybay, lahat ng taga-pakinig, di lamang dito sa Davao City, kundi pati na sa buong bansa. Maya-maya po ay magpa-pop up na sila. Lalabas na sila at magwe-wave na sila. Binabati ko kayong lahat ng magandang gabi. Sa loob po ng isang oras, bagamat ang dami po nating gagawin sa gabing ito, ay hayaan nyo po na dahan-dahanin natin, himay-himayin natin isa-isa upang mabigyan nating tugon ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, mga tagapakinig at mga tagasubaybay sa programang GMC Cafe. Binabati ko ang Villa del Puso ng magandang gabi, lalo na sa aming butihing founder, Eddie Boy, Eddie Manriquez. Magandang gabi, Ate Cometa de los Reyes. Nag-iisa sa kanyang pamamahay. Bagamat may kasama siyang isa, may kasama siyang kanyang pamangkin or apo yata. Binabati kita na magandang gabi. At ng iyong buong pamilya, si Mark, Veron, Aneska at Nicole, magandang gabi po. Salamat naman at gabi-gabi kayo ay hindi nagsasawang samahan ako sa ating programa. Salamat sa kape. Salamat sa kape na wala ng kulay kasi tapos ko nang ininom kanina at sa pinagalitan na ako ng management kasi ako hindi makakatulog na naman. Okay? Salamat at tayo ay binigyan ng may bahay na napaka-understanding. Bagamat kami pong dalawa ay lagi pong nagdi-discuss ng mga bagay-bagay. Kasi kailangan po talaga sa mag-asawa yan para talagang sinishake para lalalim ang pagsamahan. Yes, Nora, magandang gabi sa iyo. Nora Huntilla, dyan sa kabilang bahay. Kung may bato ka, babatuhin mo lang, tatamaan mo yung bahay niya. Malapit lang talaga. Isang village lang kami. Well, kagabi mga kapatid, mga kaibigan, pinag-uusapan natin ang kwento sa buhay ng ating kaibigang katulong. Bagamat hindi niya po istorya ang ating pinag-uusapan, kwento po sa kanilang kapitbahay
ng kanyang amo. Ah, talaga naman. Sa panahon talaga ngayon, iba na talaga ang pag-iisip ng mga kabataan. Ibang-iba na talaga sa panahon natin noon. Magandang gabi! Sino ba yung nagta-thumbs up dyan? Pumasok na kayo! Huwag lang kayo thumbs up ng thumbs up. Mag-ano kayo, participate kayo, mag-tawag dyan. Mag-join the group. Join us while discussing the things with regards to our life. Ang pinag-uusapan natin dito po ay buhay. Hindi lang ang pinag-uusapan natin kay kung ano-ano lang. Ito po ay hindi chismis. It's not Hershey. It's not humor. But the true life of the individuals who happens to trust us and give us the story of their lives. Yes, magandang gabi, Lisa Barrett. Hindi pa ba kami friends? Sana nandito na. Wala pa. Andito si Nora, si Ate Mita, Ate Eta, at saka si, ano. I-friend niyo ako, i-request, friend, para, or yung request ko, please accept, para, ano, para dumiretso kayo na makasama ako sa live streaming natin. Oh, Risa Barrett? Lisa Barrett. Yeah, Lisa Barrett. Accept my invitation, please, para diretso ka dito sa ano, ating group. Binabati ko ng magandang gabi ang ating kaibigan, si Arlene Lucenio, mga Muring family. Yung mga nakikinig sa atin, marami. Yan, nandyan na, si Tipan James. Magandang gabi. Pamangkin ito ng ano ko, ng misis ko. Mga taga-oriental. Magandang gabi sa aking mga kasamahan sa Davao City High School Batch 87. Pinangunahan ni Jerry Zanoria at ng kanya, 10 ng kanyang mga board of directors. Kasali po tayo doon. Sa aking mga kapatid or mga kuya na nasa The Fraternal Order of Eagle, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Lalong-lalo na kay Kuya Earl. Nandyan ngayon sa Barangay 9 ba? Barangay 16. Ng Cagayan de Oro. Magandang gabi. Ayan, Irene Francisco. Pamangkin ng ano? Pamangkin, tapos si Nosa? Nasa abroad. Okay. Si Irene Francisco, pamangkin niya. Nasa abroad ngayon. Pamangkin ni Sol. Oh, pamangkin ni Sol. Magandang gabi sa'yo dyan. Diretso ka na, katulad ni Tipan James. Nandito na. Ako po'y nananawagan. Ako po'y dumudulog sa inyong mga abang puso. Mga pusong malalambot. Naku, mga may kaibigan tayo na may mga katanungan sa buhay. Bakit ganito ang nangyari sa buhay nila? Kailan ba darating ang swerte sa buhay nila? Bakit ganito ang anak ko? Bakit sakitin ang anak ko? Bakit ganito ganon? Maari natin pag-usapan dito at maari din nating isali sa ating discussion. Yes, Tipan James, magandang gabi. Good evening po, boss. Okay, magandang gabi. Binabati ko rin ang nasa ano? Nasa Macau, Pastor Hill and Ann, mga evidente family. Sa kanilang baby na si Baby Hilione or Hilione. Si Ronel Hilay. Wala pa si Ronel, wala pa. Ah, okay, si Ronel Hilay, diretso ka sa ano? At saka si Myra Akas sa Larsa. Pasok ka diretso, i-accept nyo. O, join diretso kayo para ano, para makapag-participate kayo. Mga kapatid, mga kaibigan, ituloy natin ang ating kwento sa gabing ito. Kaunting ano lang po. Parang ano na lang. Addendum na lang. Ang letter sender natin po kagabi ay isang katulong, si Lucy. 33 years old. May asawa, may mga anak. At talagang siya naman po ay
hindi niya sukat akalain. Santa ng kanyang buhay ay na-encounter niya ang ganong klaseng ugali. Ganong klaseng pananaw ng isang kabataan. Yes, Jane, magandang gabi sa iyo. Jane Manriquez, magandang gabi. Thank you for watching. Thank you for bearing. May na-remember ka ba? Intriga, no? Intriga. Wala siyang ma-remember. Wala siyang ma-remember. Okay. Ang kwento po natin kahapon ay pinamagatang Niñas, Irrespetousas, or the respectful, disrespectful children. Okay. Magandang gabi sa iyo, Rick. Eric Marquez, hello, good evening po sa lahat. Yes, good evening sa lahat ng mga listeners, lahat ng mga subscribers, lahat po ng mga followers, lahat ng mga nagpa-participate po sa ating programang GMC Café. O, eto na mga kapatid. Part 2 ng ating kasi naputol eh. Mahaba kasi masyado. Kasi maganda talagang pag-usapan, lalo pat sa mga bata. At kanina, may nag-pop up sa, may lumabas dun sa aking messenger na merong virtual immunization. Si Doktora Mayin sa Brokenshire. May virtual immunization. Doktora Mayin is one of our friend na talagang napakabait na doctor. Napaka-close, napakabusilak na puso. Napaka-totoong tao. Ang pamagat po natin kagabi ay disrespectful child. It is not only when you accept how different you all are that you will be able to see how much the same you all are. Don't expect anybody to be the same as you. Then you will see that you are in many ways the same as everybody. By Joy Bell C. Walang-wala ang parents talagang nagtampo si anak na lalaki. Kaya na-compromise ang mga magulang na pilitang, ewan ko kung saan nakahiram, para lang makapaghanda sa kanyang birthday. Well, sabihin ko sa inyo, I'm not against birthday. Masaya ang birthday. Maganda i-celebrate ang kapanganakan mo. But, if you don't have any extra money to spend for the celebration of your birthday, and yet, you are purging it to happen to the extent na iiyak ka, magtatampo ka, magdadabog ka para pagbigyan ka ng iyong mga magulang, at that's I cannot accept. Unacceptable po yan para sa akin. Clearly, the law was not intended for tantrums throwing 5 years old, but that 5 years old could grow up to deserve such a penalty of his disrespect and rebellion was not curbed early. Yung bata ngayon, of course, hindi pa covered sa balaod, sa batas, sa ating law. Pero pag lumaki na siya, yan, talagang papatawa na siya. He deserves what he has done. Being a cruel, being a lawbreaker, yung bang nagbabasag na, nagwawala na, para lang mapagbigyan ng mga magulang. Eh may mga magulang din naman talaga na takot na ang kanilang mga anak ay ganyan. Eh kawawa ho kayo. Napakakawawa niyo po. Gagawin talaga kayong alila ng inyong mga anak.
it is likely that this particular law was not enforced very often because just the threat of it would keep unruly adolescents from forgetting out of hand. Alam niyo, may mga batas, pero sa batas nga ngayon, kawawa nga tayo mga parents. Kapag ka nahuli po yung mga anak natin, nahuli po na nasa labas ng bahay, nahuli po ng curfew, nako, ikaw talaga magulang ay susulatan. Susulatan ka ng police or susulatan ka ng DSWD na ikaw ang magiging liability or maging liable sa ginawa ng iyong anak. Kaya medyo pabor yata lahat ang batas sa mga kabataan. Bagamat ang ating Panginoon ay hindi papayag kung ano man yung batas sa lupa, though our Father in Heaven grants us, siya nga ang nag-appoint ng mga leaders. Kaya nga nire-respeto ang mga leaders. The law of the land should be respected. But the mind of God much more wiser than the thinking of the human beings. Kung ano yung batas ng tao, irespeto natin. Pero mas maganda po ang batas ng Panginoon. Ano ba ang batas ng Panginoon? Mamaya-maya pag-usapan natin. What we learn from it, the law is that maintaining order and goodliness in the family unit, is essential to a stable society. Defiant, disrespectful children who dishonored their parents threaten the very fabric of society and had to be dealt with. Tamang-tama yan. Proverbs 29 verse 15. Kung ano ang pinaggagawa ng mga bata, nakakasira po sa society. At dapat yan ay i-address natin. Yes, magandang gabi sa iyo, Norwing. Norwing Dawa is now with us watching. Diba? Makikita yan sa Proverbs. Kailangan talagang i-deal natin yan. Talagang i-compromise talaga natin. Ah, hindi. Ganito yan. May batas. Kung may batas para maproteksyonan ang mga kabataan, may batas din po na para madisiplina ang mga kabataan. Meron din batas. Kung hindi man nakaya sa batas ng lupa, yan po sa batas ng langit na binigay ng Panginoon, iniwan dito sa atin sa lupa. Diyan, magkakaroon ng disiplina ang ating mga hindi makokontrol na mga anak. Tayo na, di ba? So tuloy tayo, the rod and reproof give wisdom. Tayo na. Ang rod or reproof, yung pagdisiplina, pagpapataw ng karampatang parusa ay nagbibigay ng wisdom. But a child left to himself brings shame in his mother. In other words, parents should do what's necessary to instill manners. Tayong mga magulang ang dapat gagawa ng kaparaanan na karampatan o karapat-dapat to instill, na talagang ilagay natin sa kokote ng ating mga anak. Do God allows that? Of course, siyang may sabi na tayo. Kaya nga nung sa una, yung sa ibabaw, sa first discussion natin, tayo ang sisingilin kung anong resulta sa paglaki ng mga kabataan. Tayo ang sisingilin. Magre-reflect sa atin. In other words, parents should do what's necessary to instill manner, respect, and righteousness in stubborn little hearts while their children are still teachable. Kita nyo na? Makikita nyo sa Hebrew 12 verse 11. Hanggat bata pa, hanggat malambot pa siya, hanggat kaya pa i-instill sa kanyang pag-iisip na hindi mabuti yan, hindi maganda yan. Kaya nga sabi ko kahapon o kagabi, ang pagmamano ay isa sa kultura nating mga Pilipino, wala sa mga Amerikano yan. Ang pagmamano, nasa Pilipino yan. Pagmamano, pagsasabi po ng po at opo, pagsasagot na opo, akin po, hindi po, sa kanya po. Hindi ka na, hindi, sa kanya yan, hindi ganyan. May kasamang po, ibig sabihin nun, yes po, pagrirespeto sa mga nakatatanda.
Ganun yun. So while they're still hanggat, malambot pa ang mga bata. Yun ang dapat gawin. Dapat mangibabaw sa kanilang pag-iisip ang respeto. Instill manner, respect, and righteousness in stubborn little heart. Talagang napaka-stubborn, matigas. Matigas. Little heart. Bakit sinabing little heart? Kasi mga bata pa, while their children are still teachable, hanggat kaya pang turuan, ay turuan po natin. Kaya nga minsan, hindi ko rin masisisi kung sino pa yung mga magulang siya pa ang nagtuturo. Ewan ko lang kung hindi nila alam yon, or nagbubulag-bulagan lang sila, or nag-aastig-astigan lang sila. For example, halika anak, bilhan mo ako ng sigarilyo. Naksindihan mo na rin kasi walang puspuro dito. Pinabili mo yung bata. Tinuruan mo ngayon na sindihan yung sigarilyo. Walang kwenta kang ama. Wala kang kwentang ama o wala kang kwentang ina. O wala kang kwentang tita, wala kang kwentang tito kung nangyari sa'yo yan. Magandang gabi, Ann Castillo. Nag-asawa na yata to eh. Kumusta na? Isa to sa mga estudyante ko sa Macau. Tinuturuan ko ng keyboard. Keyboard ba? Gitara. Parang gitara kaya ata. Magandang gabi. Kumusta na kayo dyan? At ng iyong pamilya. Salamat at nandito ka. Alright. Inutusan mo naman ang bata at pinasindihan pa. Ay nako. Alright. Nagiinuman dyan. Halika nga. Oh. Sige, try mo to. Konti lang. Kasi bata ka pa. Napakasarap. Eh, kita nyo? Kung anong meron ang mga nakatatanda. Tinuturuan yung mga bata. Kung wala ka na mabuting may turo, wag ka na magbigay ng ehemplo. Wag mo na gawing ehemplo yung sarili mo. Kung wala ka magandang maibigay sa mga kabataan. Kaya nga, may mga magulang na akong pinagalitan ganyan eh. Tapos, yes, magandang gabi, Berha Takunaga. Alright, Elvera, magandang gabi sa'yo at ng iyong buong pamilya. Salamat naman at nakaabot pa. Oras po natin ay 9:21. Pinapatuloy natin ang ating discussion kagabi sa ating, para sa ating mga kabataan. The rod and reproof give wisdom, but a child left himself bring shame to his mother. In other words, parents should do what's necessary to instill manner, respect, and righteousness to stubborn little heart. Kailangan daw natin hanggat bata pa maturuan sila. Children learn respect through discipline. Ano? Sa pamamagitan ng disiplina ay maturuan natin sila ng paggalang. And also by watching respectful behavior. Yun ang sinasabi ko. Example, respectful behavior. Ano ba mga respectful na behavior? Yung pag-uugali. Eh, sabihin niyo, bakit ang ating Pangulo eh, palaging nagmumura. Palaging nagmumura. Bayaan niyo na siya. Kung siya ay nagmumura. Makikita mo naman ang product niya. Makikita niyo naman. Ang mga anak niya lahat, may attorney siya. Hindi porket nagmumura siya, hindi siya marunong magdisiplina. Expression niya yon. Hindi ko naman sinabi na maganda ang magmura. Mas maigi, mas mainam. Kuya, shout out! Aya, happy birthday! Happy birthday, Alberto Gales, kapatid mo. At lalo na kay Kuya. At lalo na kay Jasmine. Jasmine ba nasa Pilipinas? Jasmine. Jas Dante. Tuway. Alam niyo ba ano yung Tuway? Sa Bisaya yun. Kuya, birthday ni Tuway. Oo nga. Happy birthday, Jasmine. Magandang gabi. Alright, magandang gabi, Alvin Magwati and your wife. Okay, Tuway nga. Huwag mo nang ulitin. Ito talaga. Alright, balikan natin ha. Behavior natin. Makikita ng mga bata. Klarong-klaro. Also by watching respectful behavior. Okay.
Hindi ko na ina, hindi ko aangatin yung bangko. Okay, okay, bigyan. Magandang gabi, Carmi, Flores, Polo. Magandang gabi, thank you for watching. From Macau. Wow. Kilista mo yan kasi sayo natin sa prayer mamaya yan. O, isulat mo na rin si ano, si Berhat Akunaga, Alvin Maguate. Isali mo na rin yan sila. Kasi mahirap, mahirap pakialaman niyang screen. Just Dante, yes. Kita niyo na? Ipakita natin respectful behavior. Ano ba mga respectful behavior? Papakita natin na nagrirespeto tayo sa ating mga magulang. Makikita nilang nagrirespeto tayo sa ating mga magulang. Gagawin din nila na marispetuhin din tayo. Thank you, Kuya. Yes, you're welcome. Welcome, Brang. Mothers and fathers should treat each other with respect and require their children to do the same. Okay. Now, ako, tatamaan ako dito ha, kasi kami, palagi kami nag-aaway ng misis ko. But, we pursue or we inculcate love to our children. Good night, good evening. Yan, matutulog na, mag-kiss yan ang mga bata. Pagdating, magmamano, mag-hug, ganyan. Eh, awkward, no? Awkward, hindi tayo sanay dyan. Pero sabihin ko sa inyo, touch can change things, you know. Yung mga anak ko, nasanay sa maliliit pa sila. Just Dante, yan, nag-reply na si Just Dante. Replying to Verha, o baka mag-away kayo dito ha. Verha Jita Kunaga, shh, tuway, sabaan kaayo ka. Hi Kuya Gilbert, yes, kumusta na mo, kumusta na kayo dyan? Ito yung mga kabats ko sa education, aking mga kaklase noong nag-aaral pa kami. Ngayon may mga pamilya, kanya-kanya na kami pamilya. Kibalikan natin. Papakita natin sa ating mga anak na kahit na minsan nag-aaway tayo, nagmamahalan tayo. Yung pag-aaway is a part of growing, it's a part of developing the relationship. Uy, paminaw tuwag kay kuya. Bakit palagi nag-aaway sa asawa? Palagi ka nag-aaway, Jazz? O, sige, makinig kayo. Nang sa gayon ang ating mga anak ay titignan tayo, re-respetuhin nila. Should treat each other and respect and require children to do the same. Eh sabihin, bakit nyo pinapagawa sa amin ganyan? Eh hindi nga nyo ginagawa, tapos ipapagawa nyo sa amin, eh nakakahiya yon. Pagsabihan ka ng mga bata. No? Bakit ganyan? Tapos kayo hindi nyo ginagawa, tapos gusto nyo gagawin namin. Magandang gabi sa'yo, Noni John Martihe, magbutong. Okay, ito parang sa Oriental to eh, sa Mati. Magandang gabi sa'yo, Non. Alright. Marami pa. They also need to model respectful behavior towards their own parents. Kailangan nang gagaling sa atin. Magiging model tayo. Hindi man tayo perfect, but at least, nagiging model tayo sa kanila. Exodus 20 verse 12. Moms and dads who livingly care for grandma and grandpa are showing their children the proper way to interact with others. Ito, nandito yung mama namin eh, mama ni Sol. Mother-in-law ko, nandito sa bahay. So yun, yung ginagawa niya, nag-aalaga, pinapakain niya lola niya, gaya ng pagpapakain namin sa lola niya. Ganun yun. Magandang gabi sa iyo, Janice Cleo Lara Gadia, no, nang haba. Magandang gabi sa iyo, ano, Kittel. Bakit Kittel? Magtatanong, baka tatanungin siya ng anak niya. Sinong Kittel, me? Janice Cleo Lara Gadia, no. Magandang gabi. Regards mo ako kay Sam, ha? At sa baby. Okay. Kuya, mag-reunion. Tapos na kami nag-reunion. Kung gusto mo mag-reunion, sige. Mag-set ka ng schedule, ikaw mag-sponsor. Ganun yun. Kung sino may gusto mag-reunion, ikaw mag-sponsor. Ako bahala sa pag-organize dito. Ikaw mag-sponsor. Madali lang yan, i-organize. Yan ang trabaho ko. Okay. Tanya na. When a child, when and if a child acts out of disrespectful way, a wise parent will call attention to the error and brings swift correction. Bibigyan siya ng ano, counting correction lang. Ano ba yan? Berhat Akunaga. Uy kuya, correction, happy family. Tunay, buutan iya ba na? Ah, okay. O good provider. Dunya ba yan? Ay, dunya ka na pala ngayon, ha? Yan, maganda yan. Eto, ang daming interaction tonight. Noni John Martin from Mati. Tamang-tama ako.
mga Martis sa Mati yan eh. Magandang gabi rin kay Grace M. Ma Fajardo, kagawad, magandang gabi sa iyo. Dapat dito. Para ano? Oh, mag-request ka kagawad. Para ano? Para makadirekta ka dito. Kagawad Grace Ma Fajardo ng Barangay Governor Vicente Duterte. Si Noni John Martin naman ay galing sa Mati, Davao Oriental. Disrespectful children become disrespectful teenager and when disrespectful adults. Ganun yan eh, kung sa bata pa, walang modo. Lalakihan, walang modo. Ha? Pag ano talaga yan. Today's culture staggers under the burden of overgrown adolescents who have never learned respect. Kaya nga, ewan ko lang ha, hindi ko naman minamaliit ang batas. But I think they overlook sa magiging result ng batas ng Juvenile Act. Na mga bata hindi pwedeng paluin, ang mga bata hindi pwedeng ito, ganun. Eh tayo noon. Oh, sige nga, tayo sa mga kaedad ko. Ano ba ang pinaka brutal na parusa ang natanggap nyo sa mga magulang nyo? Eh ako noon, ma-remember ko, pinasok ako sa sako. Tapos binitay, tapos pinalo. I don't know if it is a drama lang, pero masakit eh. Masakit eh. Talagang tutuhanan yun. Eh kayo, ano bang parusa ang natanggap nyo? Just Dante replying to Berha. Berat ako nagahinay kaayo ako, Annette. Ah, okay. Unsay dunya. Tanyo. Binitay, pinalo. Eh ngayon, nagtanda. Masakit pala, so hindi nagagawin uli. Ganun lang yun. Kasi noon, hapon na, hindi ako umuwi agad ng bahay. Dumiretso kami, naglakwatsa kami doon sa iba yung lugar. Ganun yung pag-uwi, anak ko. Palo talaga, ganyan yun. So, showing respect is, by its very nature, humbling experience. To show respect means we defer to someone else. To show respect is to extend honor to others. Tama. Respetuhin mo siya, galangin mo siya. You honoring her or him, the parents. Okay, diretso na tayo. The following are some suggestions to parents for raising respectful children. Ito po, disclaimer lang ha. Ito po ay suggestions. Nasa sa'yo yun kung paano mo siya i-modify to apply. Alright. Unang-una, sa maliit pa to, hindi yung mga medyo may alam na. Never argue with a child. Children will protest and argue with authority figures as long as they can. Para bang yung bata talagang magre-reason out yon. Kasi gayto, kasi ganon. So, hindi pa niya naiintindihan eh. So, wag mo siyang i-argue. Kung mali, ipaano mo sa kanya, ipamulat mo sa kanya na mali. It is their attempt to gain control of the situation. And if it is work once, they try it again. Parang ganito. Kukontrolin ka ng mga bata. Katulad ng sinabi ko sa una, gusto niya nang kumain ng Jollibee, halimbawa, o restaurant. Tapos, sige, pinagbigyan mo, kain tayo. Pero, ang pipiliin mong pagkain, syempre kung walang budget o tama-tama lang ang budget. Alright. Magandang gabi, Garnet Abahero. Yes, watching right now. Garnet Abahero, once again, good evening. Gusto niya yon. Hindi mo siya bilhan kasi gayto, ganon. May mga rasons. He will keep on arguing. Tapos gagawa siya ng paraan na para mapahiya ka at pagbigyan mo siya. Nangyari ba yan sa atin? Maraming mga magulang na nangyari yan sa kanila. Talagang, grabe. Magwawala yan dyan para mapagbigyan. They'll try to it again. Pag napagbigyan mo siya, o pag napagbigyan mo ang bata, yun na ang gagawin niya sa susunod niyang hakbang.
nahawakan ka na ng batang iyan. Ano niyan? So minsan, disiplinahin talaga. Children are always trying to find out who is in control. And if parents don't demonstrate with penalty that it is not the child, there will be constant battle. Para bang ano, maghanap siya ng paraan na ikaw na ang kanyang kinokontrol. Makipag-argue yan, makipagtalo yan sa'yo. Hanggang sa makontrol ka na niya. And if the parents don't demonstrate with a penalty, kung hindi ka lalapat ng penalty, halimbawa, walang cellphone ngayon, walang gayto ganon. Ako sa experience ko, yung aking champion, mamahalin, 1,000 yata yon, 1,000 na Rubik's Cube, ang isang 1,000 worth nung isang Rubik's Cube, isa salita daw, salita. Ayaw, ay kinuha ko ang Rubik's Cube, talagang binasag ko, tinadyak-tadyakan ko yung Rubik's Cube niya. Hindi pwede ang ganyan, hindi pwede na mamaya na, kasagsagan nyo, nang busy ang shop, nandun siya naglalaro. Tulungan mo muna kasi ano ito, wala. Iyak siya. Iyak. Tigil, stop na yan. Stop na ang pagro-Rubik's. Eh, nakitaan ko naman ang pagbabago. Bumait. Lalo. Nagpabili. 2,000, 3,000. Mas mahal. Ganun talaga ang buhay. I-reward. Okay. Tamo na. Setting clear boundaries and expecting compliance will stop most attempts to argue. Tama! Ano ka ng boundaries? Klaro. Mag-set up ka ng boundaries na klaro. Pag ito ang ginawa mo, ito ang mapapala mo. Expecting, ha? Setting clear boundaries and expect compliance. Dapat mag-expect ka ng compliance na gagawin niya talaga. Will stop the most attempt to argue. Hindi na yan siya makikipag-argue sa'yo. Hindi na yan siya gagawa ng kung ano-ano pang makakasira sa kanyang interest. Ganun lang ang mga bata. Children should know the consequences of boundaries, violations, and that additional consequences will come if they argue about it. Ganun lang yun. Kaya nga, pakiusap ko sa aking mga kababayan, pakiusap ko sa aking mga kaibigan, kamag-anak. Kung may anak kayo na bata pa, ngayon pa lang umpisahan nyo ng i-embargo sa kanila ang mga bagay na kung sa tingin nyo, kung sumobra ay makakasira sa kanila. Alam ko minsan na busy tayo, but then, kung yung anak natin ay puro na lang ganito, puro na lang ganyan, hindi ka na nila maintindihan kasi mas naiintindihan nila ang gadget. Kasi pag pinindot nila ang gadget, susunod lang sa kanila yon. Ikaw, hindi ka na nila makikita, hindi ka na nila mararamdaman. It's because ang kasama nila palagi sa isang araw ay gadget, hindi ikaw. Gadget doesn't have an emotion. But people have an emotion. Mother and father, auntie, uncle, lola, lolo have an emotion. Walang interaction sa kabataan. Yung kabataan, nasa gadget na lang. Kapag ka ayaw, iiyak, hihilata. Tapos, gugulong-gulong. Paano mo i-deal yan ngayon? Bigyan mo ng boundary. Huwag kang papayag. Tapos, you discipline your heart na sa pagdisiplina mo, kahit na medyo nasasaktan ka, ay para sa kabutihan ng bata. Nakita ko sa palabas ng tulpo, isang anak, tapos ang dami niyang atraso sa mga gito ganun. Biruin mo ba, dumating yung mama? Inako, ako na lang? Grabe ang magulang. Talagang magpapakamatay para sa kapakanan.
ng kanyang anak para malibre yung kanyang anak sa kanyang mga kagagawan. Ganun. Tayo mga magulang, hindi pa huli ang lahat. Marami pa tayong pwedeng gawin para aangat, gaganda ang takbo sa paglaki ng ating mga anak. Na hindi katulad dito mga batang ito na anong gusto, magdadabog, iiyak, magtatampo. Bakit magtatampo? Bakit magtatampo? Kasi ito kagustuhan, ayaw mapahiya sa kaklase. Eh kung walang-wala, manghungutang ka. At nagka-problema ka ngayon. Naubos yung stock mo. Wala ka nang maluluto. Ano na ang kakainin nyo? Okay. Ha, just Dante. Nako, ikaw talaga deserve mag-sponsor. Hindi, kung sino yung nagsasabing mag-reunion tayo siya mag-sponsor. O, dalawa na kayo birang ang mag-sponsor. Pagbalik nyo dito sa Pinas, ako bahala mag-arrange. Sige, mag-usap tayo. Okay, pangalawa. Primero pa yon. Ewan ko lang kung maubos natin. We have 6. Sige lang. Meron pa tayong 20 minutes. Number 2. Talk to children. Kausapin natin ang ating mga anak. As much as possible, parents should size teachable moment throughout the day. Maghanap ka talaga ng panahon na makausap mo ang bata. As much as possible. Na makausap mo sila ng masinsinan. Explaining life and the difference between right and wrong. As young as 2 years old, children can understand what mom or dad expect and why. Ito maganda. May nakita ako sa Facebook na, anak, i-hand mo nga sa akin yung tissue niya. Nasa CR siya. Tapos nalagyan siya. Prank lang yun. Prank lang. Nakita na, ano ito? Ano yan? Yun nga. Poop. Naku, anak, sorry. English yun. Sorry. Hindi ka galit sa akin, no? Hindi talaga ako magagalit sa'yo. Tamo? 2 years old yun, or mga 3 years old yata. Bakit ganon? Kasi puno ng pangaral, puno ng pagmamahal. I will never get mad at you. Wow! Napaiyak ako nung sabi ko, wow, kagandang ugali ng isang bata. Kung ibang bata, yun na ba ito? Yun na ganyan? Ano? Wala na. Pero yung bata na yon. No, I'll wash it. I will wash it. Hindi ka galit sa akin. You're not mad at me. No, I will never get mad at you. Wow, very sweet word. Sana all. Sana all. Mangyayari yan. Tulungan mo sarili mo. Tulungan natin ang sarili natin. Having a talk to remind children of the behavior expected of them before the situation develops can save a lot of frustration. Hanggat maaga pa, para masave mo yung mga frustrations pagdating ng araw. So, hindi ko talaga napag-aralan yun. Hindi ko talaga napangaralan. Hindi ko nabigyan ng pangaral yung mga anak ko. Wala. Frustration lang. Para maiwasan magiging frustrated ka, gawin mo hanggat maaga. Please, parents, refrain from letting your children, particular na sa 2 years old, 3 years old, 4 years old, nahahawak ng gadget sa buong araw dahil busy ka. Please. Gadget, the children will think that gadget can understand them. So doon na sila sa gadget. And they will hate you by and by. Why? Kasi pag kinuha mo yung gadget sa kanila, magiging kalaban ka na nila. Hanggat maaga pa, lalo pa ngayon pandemic, nasa bahay lang tayo. Please, give a little time to your children. Fellowship with your children. Kahit nasa kunting bagay. Kami dito, every night, TTH, nagbe-breaking of bread kami together with nagla-live streaming kami together with Bishop Don. Sinabihan ko talaga mga anak ko, dito tayo na kahit naman lang sa ganitong pagkakataon, group tayo. Ganun lang, simple. You know, our children, kapag ka mga binata't dalaga na, may mga sariling mundo na yan. Pero, huwag mong hayaan na kahit na may sariling mundo na yan, naka-attach pa rin sila sa iyo o sa inyo, mga magulang.
Okay, nasaan pa ba? When a child has a clear understanding of what a mom and dad expect, obedient and good decision making came more easily. Yan. Tama na? When a child has a clear understanding, pag naiintindihan ka ng bata, ikaw na mom and dad, expect mo yan. Na obedience, susunod sa iyo yan, maganda ang mga decision making ng batang yan. Lalabas at lalabas yan kusa sa kanila. Ganun lang yon. Number 4. Be consistent with discipline. Minsan hindi ako consistent sa discipline. Gayon din yung misis ko. Hindi consistent sa discipline. But it needs a consistent discipline. Pag ganito, ganito talaga. Kasi minsan, Nak, sige na, ganito, ganun. Sabihin ko, sige na, ako nang gagawa niyan. Tamo na, parents, ha. Nak, ganito yung gawin mo na yan. Tapos yung bata, parang ayaw. Eh, feeling na magulang, hindi, ako nang gagawa niyan mamaya. Ano, minsan, sige na, gawin mo yun. Sabihin naman ng hindi, isabay ko na yan mamaya. Parang ganun. So please be consistent of discipline. One mistake parents make, a threatening discipline that never comes. This lack of follow-through gives a child impression that mom and dad is a liar. Kapag pabago-bago yung decision mo, sasabihin ng anak, yung mga magulang ko, ano yun sila? Inconsistent yun sila. Hindi nagsasabi na totoo. Okay, ito, tapos bukas wala. Kaya hindi ako magpa-promise. I will not make any promise. May story tayo dito ng isang linggo. Yung The Promise. The Promise. Don't make any promises sa mga anak na hindi mo kayang gawin. Mas mabuti pa yung pamulat mo sa mga bata na wala tayo na, hindi pa natin kaya yan. Pagpasensyahan mo muna. Hayaan mo. Hayaan mo na, darating ang araw. Ganun. Do not promise. Kasi sa mga kasabihan, promises are made to be broken. Diba? Ganun yan siya. Alright? There will be painful consequences. Children needs the confidence of knowing that if they violate a set boundary, there will be a painful consequences. Dapat alam na alam ng mga anak natin o ng mga kabataan na pag ginawa nila ito, there will be a consequences. Tama yung loko, nasira mo yan. Natatakot ang bata kasi alam niya may consequences. Maganda yun. Maganda yun na imulat natin sila na pag may hindi ka magandang nagawa, may karampatang parusa yan. Anong parusa? Simpleng parusa. Okay. Kasi bibili kami ng ice cream, hindi ka pakakainin ng ice cream. Parang ganon. Pero ewan ko ba kung tama ba o mali. Basta, parang i-deprive mo lang siya. Pero tirhan nyo naman. Magtira kayo para sa kanya. Huwag mo lang isabay sa panahon na kakain kayo. Parang ganon. Meron pa rin siya. Yun ang consequences. Consequences. Okay, every time some children learns on their first test of the limits, other will test the limits, other will end over. But consistently teaches children that mom and dad are to be respected. Ang kabuuan po niyan sa ginagawa nating mga parusa o yung mga consequences, huwag natin tawagin parusa kasi bawal magparusa. Yung consequences na lang. Truth or consequence? Di ba may game tayo niyan? Ano ako? Consequence ako. Sige, punasan mo yung ano niya. O sige, truth ako. O sige, tatanungin ka. Ito, consequence. Yung mga consequence na hindi mabibigat. Okay. Mariremember ng bata yon. Consistent discipline. Okay, number 5. Meron na lang tayong 10 minutes. Okay, tapusin. Number 5 na lang siguro tayo. Alright, number 5. Wala na ba? Dante, nako ay Diyo, deserving mag-sponsor. Invite a children's opinion. Tama! Invite a children's opinion if he or she conveys it respectfully. Para bang, anong opinion mo? Ano sa tingin mo ito, nak? Bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganyan, tapos ano sa tingin nyo? Oy, ayaw ko nyan, mami, ayaw ko nyan, dad, kasi ito, ganun ba? Sige. So, bigyan natin sila ng time to invite natin sila to give their opinions. Children should be taught that mom and dad are approachable.
turuan talaga ang mga kabataan na ang mama at papa, ikaw at ang iyong asawa ay approachable, maaring lapitan or madaling lapitan. You are approachable. Kaya nga, kapag ka may lalapitan ng bata, kahit na busy ka, ito, ganun. Me? De? O ano yan? Sagutin mo talaga. Sacrifice mo muna yung mahaba mong ano points sa laro. Di ba? Although ako, hindi ako naglalaro. Kasi, i-establish mo talaga na ikaw ay approachable. Kapag ka hindi mo ma-establish yan, doon sa ibang tao, hihingi ng advice yan. Doon sa ibang tao, hihingi ng opinion yan. At mawawala ka na. Hindi mo na alam, yung anak mo pala ay ganito na ang nangyari. Even in disputes over house rules, children should be able to talk to their parents. Halimbawa, may mga alitan sa mga kapatid. May mga dispute sila sa bahay. O may mga hindi sila nagawa dun sa mga rules. Children should be able to talk to their parents. Kailangan talagang pag-usapan. If they have thoughts, the issue of thoughts can present their ideas civilly. Okay. Kung meron sila mga naisip, pwede sila magbigay ng idea. Ay, ganito. Baka pwedeng ganito, baka pwedeng ganyan. To compromise, pwede rin. Kasi, yun nga, katulad ng organization, gumagawa tayo ng batas. Tapos, siyempre, tayo ang gumawa ng batas. Ikaw, kasali ka na gumawa sa batas, eh, liable ka sa ginawa mong batas. Parang ganun, liable ka pa rin. This trains children to think about, they speak, and that their great reward speaking respectfully with authorities. Mapifeel ng bata yun. Ay, pinapakinggan ako. May mga ideas ako. Tapos, rerespetuhin din nila ang sarili nila. At kung nagsasalita ang iba, ay nirerespeto din nila. Kasi pinapakinggan sila. Diba? Yung intro natin kanina, na sabihin mo, pakikinggan ko, siya ang mag-solve. Last na lang, they can be taught the meaning of Proverbs. So sa Proverbs 29 verse 20, do you see a man who is hasty in the words? There is more hope for the fool than for him. When parents listen respectfully to their children, whether or not they agree with what he said, they set an example for the way when their children listen to others. Oh, sabi ko na, kahit na walang laman yung pinagsasabi ng bata, pakinggan mo talaga. Karapatan ng bata yan na madinig ang kanyang sasabihin. Nasa batas yan. May karapatang madinig ang kabataan, ang boses ng kabataan. Okay. So last na lang, the time is 9:52. Imelda, pagmanuha, late ka. Taray, no? Late ka. At least, nakahabol pa ka. Imelda, pagmanuha. Magandang gabi sa'yo at sa buong pamilya mo. Lastly, children, teach children that is not about them. Totoo yan. Turuan mo sila that it is not all about them. Hindi lang ito para sa inyo. Our world promotes self-centered perspective. And many people grow up thinking that they are the center of their own universe. Tama yun. Na may mga kabataan na iniisip nila na sila lang yung center sa lahat and should have what they want when they want it. Isipin nila, ako lang, kasi ganito lang, para sa akin lang ito. At iisipin nila talaga na ganun yun. That wants and needs of others are disrespected. Parents must counter that message with the truth that life is not all about them. Yes. Dapat talaga. Dapat mamulat ang mga bata na hindi lang ikaw, hindi lang para sa'yo, kundi para sa pangkalahatan. Okay. Helping our children understand the perspective of others and demonstrating empathy when someone else is hurting reminds our children that they are not all important. Yes, importante ka.
But hindi lang ikaw ang importante. Mayroon ding iba na importante. So, parang equality. Magandang gabi, Ludy. Adamra? Ludy Armada. Parang si Kuya ano to ah? Parang si Kuya, Kuya Armada to eh. Magandang gabi sa'yo, Kuya, kung ikaw man yan. Ludy Armada. Ludy Armada. Magandang gabi. Salamat at nakaabot ka pa. 6 minutes more to go. Well, mga kaibigan, hindi ko natatapusin. Meron pang kaunti, pero hindi ko natatapusin kasi I'll offer you a couple of prayer. Let's pray. Ang dami. Pero, ayaan nyo, dahan-dahanin natin. Father, we thank you for the time. We thank you, Lord, for the moment that we've been together with my followers. I pray for the life of Crisanto Jimentesa, Cometa de los Reyes, ang buong pamilya, kay Mark, kay Veron, Aneska at Nicole Christie, Sibayan Jimenez, Doktora Mayin, Honey May Bordahi Sanchez, Jan C. Nicole de los Reyes, Tiffan James, Lisa Barrett, Iron Francisco, Ronel Hilay, Myrna Aka Salarsa, Carmi Flores Polo, Grace Ma Fajardo, Janice Cleo Gadjanun, Alvin Maguate and family, Norwing Dawa, Comita de los Reyes and family, Honoria Hontilia, Garnet Abahero. I also pray, Father, for our Bishop Don Caminade. Yes, Father. And the whole family. Sa akin pong mga kamag-anak, sa mga Asilo family, sa mga Mendoza family, sa mga... Tapos na, Chris Mafardo, tapos na. Sa mga Mendoza, Asilo family, Lona at kay Dudong, kay Ricky and sa kanyang wife, na si Gaga, si Titing. I pray for Pastor Aguin, kay Jonathan, Pastor Nico, Dr. Mayin and Engineer Manny, Nesan and Randy, kay Nesan and Randy Kansana and Yulo, Pastor Timmy Caminade and family, Ate Joy Roque and family, Bining and Titing Lumanog and family, Elmer and Ruth family, Rene and Jenny Yap and family, Val and Nene and family, Sweet and Agang and family, sa mga Refresca family, Mark and Shine Bakang and family, kay Neneng and Dominic Felizarta and family, kay Engineer Boy Sarili and family, kay Amelie, kay Wilson Tudoro, kay Ricky Lara and buong pamilya po. Salamat Panginoon. Sa gabing ito po ay ikaw po ay magbigay sa amin ng kalakasan. I pray also Father for Kuya Ludy, Ludy Armada, kay Rusty and family, kay Imelda Pagmanoha, kay Elvira, Net Abahero, Just Dante, kay Noni John Martihe and family. And family. Kay Alvin Maguate. Family. Salamat Panginoon. Kay Ann Castillo and family. Kay Eric Marquez and family. Kay Norwing Dawa and family. Tipan James and family. Kay Nora Montilla and family. Kay Beth Arquillo and family. Lord, I pray for the frontliners. Give them more strength, Lord. Lord, patibayin niyo po ang kanilang mga immune system. Yes. Para hindi po sila dadapuan, Panginoon, nitong pandemic, nitong COVID-19. Salamat that your power will be upon us always. Kung saan ka man ngayon, please raise your hand. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, which surpasseth all understanding, shall guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen.
Mga kaibigan, maraming salamat at wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martihe Katsong nagsasabing, ang lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan. Ang Diyos o sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang. Handang-handa ka ng turugan. God bless po everyone. Shalom. Mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless.